Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, amihin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ang iyong makinalulugdan ay aming pag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus. At mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ang sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo at mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaanil niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo. Gayun din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung mamimighati man kami, ito'y isa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kabighatiang dinaranas ninyo. Tulad namin, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paano kayo'y kahati namin sa pagtitiis.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking papupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakilan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang akin dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap kayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinupko. Ang galing ng puon, hanapin masikap. Yang nagtiwala sa Kanya ay nagligtas ay maituturing ng taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang abuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pag-aupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga pagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang aking pong nanay ay tubong Batangas sa Rosario ho at sa San Juan, Batangas. Kaya madalas ho, nung ako'y maliit pa, kami ay bumibisita sa mga kamag-anak namin doon. Minsan, ang binisita namin ay yung aming kamag-anak na mapera, mayaman. Usap-usap, ano aking mga tiyo, tiya, mga pinsan na mas matanda sa akin, na kaya raw mayaman yung aming kamag-anak ay dahil swerte sa negosyo. Dahil daw, yung kanyang hinliliit ay halos kasing taas ng kasunod na daliri. Alam niyo ang ginawa ko, hinila ko agad yung aking hinliliit. Dahil baka kami din ay seswertehin
sa negosyo. Pero hindi kami sinuwerte sa negosyo. Sapagkat ang swerte ng buhay ng tao ay laging sinusukat sa magkano ang kinita mo, gaano kalaki ang bahay mo, gaano karami ang sasakyan mo. Pero ang taong mapalad ay naiintindihan niya na sa kabila ng mga masasamang nangyari sa kanyang buhay, naroon ang Diyos gumagabay. Kung lagi mong sinasambit sa ibang tao, napakaswerte mo naman, mapera ka, mayaman ka, ang tawag sa iyo, inggitero ka. Pero kapag ang sinasabi mo, mapalad ka, ibig sabihin, ikaw ay nakakapagpahalaga sa nangyayari sa iyong buhay. Sapagkat ang tinutukoy ng Panginoon sa buhay ng tao na ikaw ay mapalad, mapalad ka sapagkat hindi mo man naiintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay mo, natatanggap mo ito bilang bahagi ng biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya nga sa pahuli, sa huling yugto, sa pagtanda mo, nakikita mo, hindi na pala mahalaga ang pera. Hindi na pala mahalaga kung gaano kalaki ang bahay. Hindi na pala mahalaga kung gaano karaming sasakyan. Ang mahalaga, bumibisita ang anak ko. Nakikita ko ang kaibigan ko. Nakakalakad ako. Sapagkat nakalimutan mo na ang buhay pala ay hindi tungkol sa swerte, kundi tungkol sa pagiging mapalad. Ang makita ang kagandahan ng mga bagay sa kabila ng masasamang nangyayari sa iyong buhay. Kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka swerte, mapalad ka. Ang kaligayahan ng pinakamahirap na makamit sa lahat ng hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos, Ama, para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag na kasalungatan sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan na paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng Mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis na niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga angel si awit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsalihod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa gakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid daming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagdasaming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na ipagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa iyong mga naguang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan dito sa unahan, ang may kaarawan anniversary ng kasal, pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Pati na rin po ang may mga religious articles para po sa panalangin at bendisyon. Ama na ay pagmahal sa'yo na gumula ang lahat ng mabuting bagay. Hinihiling na ang busasan mo ay mga kapatid at diriwang nakaarawan, anibersary ng kasal na katakdang mga ibang bansa. Sasailahin sa pagsusulit, pagkalooban mo sila sa mahabat makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwalag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan ng mga kapahamakan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibay sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran Diyos sa pagkapalang kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtakas sa kabahanalan at paghandang buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin yung nagdiwang ng kaarawan at anniversary ng kasal. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.